from day one, nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba. At ang gusto ko mamaya, pati ito mga kulong, so ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, ito na yung end game para sa akin. Reliable talaga ang lie detector test, polygraph test, depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although meron akong, pag meron akong kailangan may pa polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung ina-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasaker, yung misis, pinatay ng tad-tad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay. And then, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yun? Eh, bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamasaker niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si Mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So, ginawa ng mga police, pinariinak yung father nung pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil lie to sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung Mr. kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako sira ulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Hindi nga, antanong ko lang. Sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo. Anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw'y pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa. Opo. Matanong ko lang, with your indulgence, noong po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandoon, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Paliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the council of the Ruiz couple. Para alam niyo po yung pinag-uusapan, patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yun siya sabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa mga susunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one
nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati itong mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit. Medyo bakta ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, mayroon ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga na kahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada.